Magandang araw mga bata! Ako muli ang inyong teacher Lucy. Alam kong handang-handa na kayo sa bago nating aralin sa araw na ito. Tandaan, maaring i-pause ang video habang sinasagutan ng mga gawain. Quarter 1, Week 2, Araling Panlipunan 2, MELC Base, Paksa, Ang Aking Komunidad. Layunin, malaman at maunawaan ang bumubuo ng iyong komunidad na iyong kinabibilangan. Matutukoy ang mga impormasyon tungkol sa komunidad. Basahin nga natin ang sabay-sabay mga bata. Mahalagang malaman at maunawaan mo ang bumubuo ng iyong komunidad na iyong kinabibilangan. Gayun din ang matukoy ang mga impormasyon tungkol dito. Naglalaman ang araling ito ng mga kaalaman tungkol sa iyong komunidad at bibigyang pansin nito ang mga batayang impormasyon tungkol dito. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin ang kwento. Itala sa kwaderno ang impormasyon tungkol sa komunidad. Sabay-sabay nga nating basahin mga bata ang maikling kwento. Ang Aking Komunidad. Nakatira ako sa Barangay San Gabriel. Kahit maraming pamilya ang naninirahan dito, malinis pa rin ang aming kapaligiran. Lahat ng mamamayan ay tulong-tulong sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng bawat isa. Nagkakaisa ang mga tao rito. Si Ginoong Manuel de la Rosa ang pinuno dito. May iba't ibang grupong etniko sa aking komunidad. May mga Ilocano, Muslim, Igorot, Tagalog, Kapampangan at Bicolano. Iba-iba man ang pinagmulan at wikang sinasalita, kaming lahat ay pinagbubuklod ng aming pananampalataya sa iisang Diyos. May Iglesia ni Kristo, Katoliko, Muslim at iba pang relihiyon. Subalit hindi ito hadlang sa mapayapang samahan ng bawat isa sa aking komunidad. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Sagutin nga natin mga bata ang mga tanong. Sagutin ang mga tanong, gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang, ano-anong batayang impormasyon ang isinasaad sa kwento? Ikalawa, mayroon bang pangkat etniko sa iyong komunidad na katulad ng nasa kwento? Ano ito? Ikatlo, sa anong pangkat etniko ka nabibilang? Anong relihiyon ang kinabibilangan mo? Ika-apat, bakit kailangang malaman mo ang mga batayang impormasyong ito? Ika-lima, ikaw, ano ang kwento mo tungkol sa iyong komunidad? Pag-aralang mabuti mga bata at sagutin. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Kompletuhin ang impormasyon tungkol sa iyong komunidad. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. Maaring magpatulong kay nanay kung hindi nauunawaan. Basahin natin mga bata at punan nyo ng tamang sagot ang mga patlang. Ang aming komunidad. Ang pangalan ng aming komunidad ay blank. Ito ay matatagpuan sa blank. Ang blank ang nagsisilbing pinuno ng aming komunidad. Ang aming komunidad ay binubuo ng blank. Ang karaniwang wikang sinasalita sa aming komunidad ay blank. Karamihan sa aming relihiyon ay blank. Kami ay kabilang sa pangkat etnikong blank. Masaya sa aming komunidad sapagkat bawat pamilya dito ay nakatira at may respeto at pagkakaisa. Ipinagmamalaki ko ang aking komunidad. Mga bata, maaring magpatulong kay nanay sa pagsasagot sa mga patlang
at sa mga hinihinging impormasyon. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Punan ang talaan ng batayang impormasyon tungkol sa sariling komunidad. Pangalan ng komunidad, kasalukuyang pinuno, wika, pangkat etniko, relihiyon, dami ng tao batay sa Census 2020. Maaring magpatulong sa mga magulang sa pagsasagot at pakikipag-ugnayan sa barangay na inyong kinabibilangan. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Isulat ang S kung sang-ayon ka sa mga sitwasyon at DS kung di ka sang-ayon. Basahin nga natin mga bata ang unang bilang hanggang sa ikalimang bilang. Unang bilang, punong guro ang namumuno sa isang komunidad. Ikalawa, malapit sa kabundukan ng isang lugar kung madaming puno sa kapaligiran. Ikatlo, malapit sa tubig ang komunidad kung ang hanap buhay ng mga nakatira dito ay pangingisda. Ikaapat, maraming uri ng kabahayan at sasakyan sa komunidad ni Maru sapagkat sila ay malapit sa bayan. Ikalima, bilang ng mga bata lamang ang pinagbabasihan ng laki o liit ng populasyon ng isang komunidad. Basahin ang teksto. Sabayan niyo ako mga bata sa pagbasa ng teksto. Mahalagang malaman ng bawat bata ang batayang impormasyon tungkol sa sarili nilang komunidad. Tulad ng pangalan nito, lokasyon, mga namumuno, populasyon, mga wikang sinasalita at iba pa. Ito ay makatutulong upang malaman ang kinabibilangang komunidad. Madaling matukoy ang isang komunidad kung alam ng bawat isa ang mga batayang impormasyon tungkol dito. Madaling malaman kung gaano kalaki o kaliit ang bilang ng mga pamilyang nakatira dito. Gayun din, madali ring makilala ang mga namumuno dito. Makikilala din ang pangkat etnikong kinabibilangan at ang pagkakakilanlan ng isang komunidad. Narito ang mga batayang impormasyon ng isang komunidad. Una, pangalan ng komunidad. Ikalawa, lokasyon. Ikatlo, mga namumuno sa komunidad. Ikaapat, populasyon. Gawain sa pagkatuto bilang lima. Iguhit ang iyong sariling komunidad. Gawing makulay ito. Ipaliwanag kung bakit ito malapit sa tubig, sa bundok o sa bayan. Galingan niyo mga bata ang pagguhit. Gawain sa pagkatuto bilang anim. Itala ang mga batayang impormasyong dapat alam mo tungkol sa iyong komunidad. Punan nyo ang mga patlang na ito, 1 hanggang 5. Galingan nyo mga bata! Gawain sa pagkatuto bilang 7. Isulat ang letra ng impormasyong tinutukoy ng may salungguhit na salita sa bawat bilang. Piliin ang letra ng sagot sa loob ng kahon. Gawin ito sa kwaderno. Basahin nga natin mga bata ang mga salitang nasa kahon na ating pagpipilian. A. Pangalan ng komunidad. B. Populasyon. C. Namumuno sa komunidad. D. Wikang sinasalita. E. Relihiyon. F. Grupong etniko. Unang bilang. Sa barangay Marinig nakatira ang pamilya ni na Marcos. Dito sila naninirahan simula na magkatrabaho ang kanilang ama't ina. Ikalawa, si Kapitana Lorna B. Azul,
ang nagbigay ng ayuda sa mga nasalanta ng bagyong Ambo. Ikatlo, si COVID ay nakapagtala ng datos na 1,257 na pamilya ng kanyang bibigyan ng munting aginaldo sa darating na Pasko. Ikaapat na bilang, si Moray ay pinanganak sa Kabuyao, Laguna, kaya Tagalog ang kanyang natutuhang wika. Ikalima, ang ama ni Manuel ay Ilocano at ang kanyang ina ay Boholano, subalit hindi siya gaanong marunong gumamit ng wika ng kanyang mga magulang dahil hindi niya ito nakasanayang gamitin sa pakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Sagutan niyo na mga bata. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Alamin kung bakit ang iyong lugar ay may pangalan at bakit ganoon ang pagkakapangalan. Isulat ito sa kwaderno. Gawain sa pagkatuto bilang 9. Sumulat sa iyong kwaderno ng 2 pangungusap tungkol sa natutunan mo sa ating 1 linggong aralin bilang iyong refleksyon. Halimbawa, natutunan ko po ang pagkuha ng detalye tungkol sa aking komunidad. Galingan niyo ang pagsagot, mga bata! Salamat sa panonood at aktibong paglahok, mga bata! Tandaan, mag-subscribe sa ating channel nang sa gayon ay maging updated kayo sa mga videos ng aralin na aking i-upload sa ating channel. Salamat at paalam!